Good afternoon, everyone. My utmost respect to our ever dynamic SDS, Dr. Loida and Nidea, to the vibrant ASDSS, Sir Lauro B. Miliano, Ma'am Lynn Z. Padillo, and Ma'am Cecil C. Ferro, to the ever hardworking and passionate CID Chief, Dr. Mariben D. Berha, the very hands-on and supportive OICEPS in Araling Panlipunan, Ma'am Anna N. Calisura, the equally hands-on and supportive Division AP Coordinator for Secondary, Ma'am Rosemary R. Meranya, to the overall chairpersons of Project Magsurat, the determined Sir Francis Hassel N. Pedido, together with Dr. Mariben D. Berha, to the proponents of this Division Virtual Orientation, the dedicated Ma'am Mary Grace E. Caceres and Sir Melvin A. Castillo, to my fellow writers, area chairpersons, and quality assurance team of each district, my respect and appreciation for each one's presence this afternoon. I am honored to be sharing with you my knowledge on social content guidelines. Let's start with knowing what social content guidelines are. Social content refers to the identified themes or topics in which the Department of Education provides guidelines when they are used in the lessons in the learning resources. Ito ang mga tema o paksa na binigyan ng DepEd ng gabay kung papaano ba sila gagamitin o tatalakayin kung sila ay gagamitin natin sa pagtuturo o sa mga libro, module at iba pang mga kagamitan sa pagkatuto. Bakit ba kailangan natin silang malaman at sundin? Simple lang po. Kapag sinunod natin ang mga gabay na ito, maiiwasan natin ang tinatawag na stereotyping o ang pagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang tao o bagay base sa ilang paniniwala lamang. Makatutulong din ito upang maituro natin sa mga mag-aaral ang magagandang asal at mga mahahalagang paniniwala tulad ng nasyonalismo, pagiging patas, makatao, makabansa, maunawain, at iba pa. There are 10 identified themes or topics under social content. We have the nation and citizenship, society, race, ethnicity and culture, religion, role models, gender, population, health and safety, environment, and others. Let's discuss the first one, which is the nation and citizenship. There are 6 guidelines under nation and citizenship. Let's discuss the first one, which is treat national symbols and institutions with respect. Ang anuman na simbolo o sagisag ng Pilipinas ay dapat natratuhin ng may respeto, gayon din ang mga institusyon nito. Halimbawa, kung gagamitin natin ang bandila sa mga pangungusap o sitwasyon sa ating module, nararapat lang na irespeto natin ito at ang mga pakahulugan ng bawat bahagi nito. Huwag natin gagamitin ang larawan ng bandila na kung saan lalagyan natin ito ng alterasyon dahil ito ay sumasagisag sa ating bansa at sa atin bilang mamamayan nito. At bawat bahagi ay may mahalagang kahulugan na nais ipabatid sa lahat. The second is foster obedience to and respect for the Constitution and the law. Kinakailangan na sa anumang mga gawaing pampagkatuto na gagawin natin ay dapat na nagpapakita ito ng pagsunod sa ating batas at sa konstitusyon ng bansa. Hindi maaaring gumamit ng mga halimbawa o sitwasyon na tinatangkilik natin ang pagsuway sa batas at sa konstitusyon. Halimbawa, hindi pwedeng isulat natin sa module na tama ang pagnanakaw o pagkuha ng mga bagay na hindi sa atin. Tandaan natin na ang ating mga mag-aaral ay hinuhubog natin upang maging kapaki-pakinabang at mabuting mamamayan sa hinaharap. At ang pagsunod sa batas ay isang bagay na ngayon pa lang ay kailangan na nilang matutunan sa tulong ng mga gawaing pampagkatuto na ginagawa natin. The third one under nation and citizenship is encourage participative and responsible citizenship, for example, depicting individual initiative rather than over-dependence on organized government aids and dole-outs.
Tulad nga ng sabi ko kanina, hinuhubog natin ang mga mag-aral upang maging responsabling mamamayan sa hinaharap. Kung kaya kailangang turuan natin sila kung paano maging responsable at magkaroon ng inisyatibo. Maaari tayong gumamit ng mga halimbawa na sitwasyon kung saan nagpapakita ng mga ito. Tulad na lamang ng pagsali sa mga talakayang may kaugnayan sa ating karapatan o mga batas na dapat sundin tulad ng simpleng mga pagpupulong sa ating komunidad. The fourth one is avoid any bias favoring foreign products, practices, and values. Isa sa mga kaugalian na itinuturo natin sa ating mga kabataan at kahit sa ating kapwa ay ang pagkamakabayan o ang pagmamahal sa ating bansa na maipapakita natin sa pagtangkilik ng mga produkto, talento o kaugalian na sariling atin. Sa ating mga isusulat na module, maaari nating gamitin sa mga sitwasyon o halimbawa ang mga kapwa nating Pinoy na nagpapamalas ng kanilang talento hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa labas ng bansa. Gayun din ang mga kaugalian na kilala sa atin, tulad ng pagiging masayahin, mahusay na pakikipagkapwa at iba pa. The fifth one is use illustrations and photographs of Philippine communities, objects, animals, and people. Kung tayo man ay kailangang gumamit ng mga larawan patungkol sa komunidad, mga produkto, tao o mga hayop, marapat lamang na ang gamitin natin ay yung kuha dito sa atin o magpapakita ng ating komunidad, produkto, tao o mga hayop. Isang paraan din ito upang ipakilala ang bansa natin sa buong mundo. Ngunit ito ay depende pa rin sa hinihingi ng iyong paksa sa iyong module o gawaing pampagkatuto. The last one is show Filipino technology, games, dances, dress, food, festivals, celebrations, and customs. This is relative to the fifth guideline under nation and citizenship. Maaari nating gamitin sa mga halimbawa o sitwasyon sa ating module ang mga kaugalian at kultura ng ating bansa tulad na lamang ng ating mga laro, sayaw, kasuotan, handaan, at selebrasyon o ang ating teknolohiya. Ngunit tatandaan natin na gagawin natin ito upang ipakilala sa buong mundo ang ating bansa. Kung kaya't dapat tayong maging maingat sa mga description o salitang gagamitin natin, gayon din sa mga impormasyong ibabahagi natin. Siguraduhin nating makatotohanan ng mga ito at magpapakita ng respeto sa ating mga kaugalian at kultura. Next theme is society, and there are 12 guidelines under it. Let's start with the first one. Depict contributions of men and women, ethnic and cultural groups, and economic and social progress. Kailangang maipakita natin sa mga gawaing pampagkatuto na isusulat natin ang ambag ng kapwa babae at lalaki, iba't ibang pangkat etniko at iba't iba pang pangkat sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ng ating lipunan. Ganon din ang mga mahahalagang gampanin o ginampanan nila upang magkaroon ng pag-unlad sa ating bansa. Tulad na lamang ng mga pangkat etniko na kilala sa kanilang napanatiling kultura at tradisyon at ganun na din sa kanilang pagiging malikhain. The second one is foster attitudes of tolerance, understanding, and appreciation of the diverse sector and groups in society. Ang bansa natin ay binubuo ng iba't ibang pangkat, lalo na at tayo ay binubuo ng mga kapuluan kung kaya't may iba't ibang pangkat sa bawat lugar. Idagdag din natin ang iba't ibang pangkat kung patungkol naman sa relihiyon at mga paniniwala. Bilang manunulat ng module, kailangang ipakita natin o hikayatin natin ang mga mag-aaral na magpakita ng malawak na pag-unawa, respeto at pasensya sa bawat kaugalian, kultura o paniniwala ng bawat pangkat. Huwag tayong magpapakita ng pagbibigay pabor sa isang pangkat o dalawang pangkat dahil tiyak na ito'y ikasasama ng loob ng iba. At maaari itong maghatid ng kalituhan sa ating mga mag-aaral. Hindi natin pwedeng sabihin sa module na dahil Bicolano tayo ay mamaliitin natin ang ibang pangkat sa ibang lugar. Tandaan natin na anumang isusulat natin ay babasahin at pag-aaralan ng mga bata, kaya dapat lang nahikayatin natin silang maging maunawain sa kanilang kapwa. The third one is present a balanced rural and urban society. Kung tayo man ay magbibigay ng halimbawa tungkol sa lipunan, maaaring pareho nating ipakita ang lipunang rural at urban.
At higit sa lahat, huwag tayong maging bias sa pagbibigay ng halimbawa na kesyo mas mabuti ang lipunan sa rural kaysa sa urban o vice versa. The fourth one is give example of lifestyles or situations existing outside Metro Manila. Use both rural and urban situations without stereotyping either. Kaugnay sa ikatlong guideline, dapat kung tayo ay magpapakita ng mga halimbawang sitwasyon sa ating module, balanse siya hindi lang puro sa syudad o sa Metro Manila. Kailangan na ipakikita rin natin ang komunidad sa mga probinsya nang hindi natin sila ini-stereotype. Halimbawa, sasabihin mo na ang mga taga-syudad ay mahilig sa gimmick o nightlife, hindi maaari yon dahil stereotyping yon. Isa pang halimbawa, sinabi mo na ang mga taga-probinsya ay mga walang alam at baduy pumorma, hindi rin yun pwede dahil binigyan mo ng pagkakakilanlan ang mga taga-probinsya na batay lamang sa ilang paniniwala at sabi-sabi ng ibang tao. The fifth one is avoid comparisons, which may be divisive to social classes, cultural, or religious groups. Iwasan natin ang pagkukumpara sa mga pangkat sa lipunan na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng bawat pangkat. Lalo na sa usaping pangrelihiyon, isa itong sensitibong paksa. Kung kaya't iwasan natin na magkumpara ng mga pangkat pangrelihiyon, hindi natin kailanman pwedeng sabihin na mas mabuti ang isang pangkat kaysa sa isa. Dahil maaari itong pag-ugatan ng hindi pagkakaunawaan. At isa pa, bilang manunulat, kailangan nating alalahanin na dapat ay obhektibo tayong mag-isip at hindi subhektibo. Kailangang isantabi natin ang ating personal na kaisipan o mga nais kung tayo ay nagsusulat ng module. The sixth one is, show respect for different family patterns like nuclear, extended, single parent, or two parents. Kapag usaping pamilya, lahat tayo ay nagiging sensitibo, lalo na ang ating mga mag-aaral. Sila ay nasa estado na hindi pa masyadong nauunawaan ang ibang bagay tungkol sa iba't ibang uri ng pamilya. Kailangang ipakita natin sa kanila na anumang klase ng pamilya ang mayroon sila ay pantay-pantay ang tingin sa kanila. Hikayatin natin sila na magpakita ng respeto anumang uri ng pamilya ang kinabibilangan ng kanilang kapwa. The seventh one is promote and respect the rights of children, elderly, differently able, and other vulnerable sectors of society. Sa mga gagawin nating module, libro, o anumang kagamitan pang pagkatuto, kailangang hikayatin at turuan natin ang ating mga mag-aaral na magkaroon ng respeto para sa karapatan ng bawat mamamayan, mapamatanda, bata, o may kapansanan. Sa panahon ngayon na maraming mahilig mambuli o mang-api ng kapwa, turuan natin ang ating mga mag-aaral na huwag tularan ang mga gantong gawain. Maaari tayong gumawa ng mga activities sa ating module na kung saan mabibigyan sila ng kaalaman o impormasyon sa karapatan ng mga nasabing miyembro ng mga sektor na nabanggit. Halimbawa, magpagawa tayo ng pamphlet kung saan magbibigay sila ng impormasyon kung paano maiiwasan ang pagiging bully, gayon din ang pagbibigay kaalaman sa kung ano-ano ang mga karapatan ng mga nasabing sektor. The eighth one is refrain from devoting space and attention to fads or transitory personages and events, untested theories or views. Sa panahon na madalas exposed ang ating mga mag-aaral sa social media, turuan natin sila na hindi lahat ng kanilang nakikita, naririnig o napapanood ay kanilang dapat tularan. Base sa aking personal na karanasan, may mga panahon na pinapadalhan ko ng mensahe ang aking mga mag-aaral kapag may nakikita akong pinupost o ina-upload nila sa social media na sa tingin ko ay hindi akma sa kanilang edad. At tayo bilang manunulat ng module, ay huwag nang dumagdag pa sa pamamagitan na huwag na tayong maglaan ng espasyo o bahagi sa ating module na tatalakay sa mga nabanggit na paksa na dapat iwasan. The ninth one is promote the need for the high ethical standards and codes of behavior and their observance in all aspects of Philippine society. Lagi nating tatandaan na bilang mga guro at manunulat,
tayo ay katuwang ng ating mga kamagulangan sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral ng kabutihang asal. Kung kaya't sa mga module na ating isusulat, kailangang hikayatin natin ang mga mag-aaral na maging mabuting individual sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa o sitwasyon na magpapakita ng kabutihang asal. The 10th one is do not depict physical, sexual, and mental abuse of adults and children, as well as violent sports and entertainment. Hindi tayo maaaring magsulat ng mga halimbawa o sitwasyon na kung saan ipinapakita natin ang mga pang-aabusong physical, sexual, o mental sa matandaman o sa bata, dahil hindi natin alam ang maaaring maging epekto nito sa ating mga mag-aaral. Lalo pa at sila ay wala pa sa wastong edad at hindi pa nila tuluyang nauunawaan ang ganitong mga usapin. Ganon din yung mga sports o mga gawaing pangkatuwaan na nagpapakita ng karahasan. Hindi ba at sa panunood ng telebisyon ay may mga paalala tungkol sa tema ng palabas at kaangkupan nito sa mga manunood? Ganon din sa mga module na gagawin natin. Kaya iwasan natin na magbigay ng ganitong mga halimbawa. The 11th guideline is do not give situations that would encourage crime, violence, and vices. Huwag na huwag tayong magsusulat ng mga halimbawa o sitwasyon sa anumang bahagi ng ating module na kung saan hinihikayat o ipinapaalam natin sa mga mag-aaral na ayos lamang ang magkaroon ng bisyo, ang karahasan, at paggawa ng krimen. Tayo ay magiging malaking impluwensya sa mga mag-aaral kung kaya turuan natin sila na maging mabuting individual sa lipunan. And the last guideline under society is avoid materials that malign people, promote violation of laws and matters contrary to law and morality. Bilang manunulat ng module, kailangang piliin natin ang mga artikulo o impormasyon na ating ibabahagi sa ating mga mag-aaral. Huwag tayong gumamit ng materyales na naninira ng ibang tao at nang hihikayat ng paglabag sa batas. The next theme is race, ethnicity, and culture. There are three guidelines under this theme. Let's start with respect racial, ethnic, and cultural diversity in our society. We have diverse beliefs, culture, customs, and traditions. That is why respect is the key to coexist peacefully. Ito ang kailangan nating ituro sa ating mga mag-aaral, na anuman ang lahi o pangkat na kinabibilangan ng isang tao, ay kailangan natin siyang irespeto bilang tao at bilang kapwa natin. Hindi porke hindi tayo magkapareho ng paniniwala, ay kailangan na nating mag-away-away o magkagulo. Kailangan lang nating matutunan kung paano rumespeto at huwag nating iisipin ang isang lahi o pangkat ay nakaaangat kaysa sa iba. The world we live in will be a better place if we teach our kids how to respect one another. The next one is avoid bias and stereotypes in reference to any individual or groups. Katulad ng nabanggit ko kanina, kailangang isantabi natin ang ating personal na mga nais o kaisipan kapag magsusulat tayo ng module. Lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon, ngunit kailangang isantabi natin iyon sa paggawa ng mga kagamitang pampagkatuto upang maiwasan natin maging pabor sa ibang tao o grupo na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa ibang pangkat. The last one under race, ethnicity, and culture is avoid inaccurate, unnecessary, or inappropriate portrayal of or reference to racial, ethnic, or cultural customs, symbols, observances, festivals, dress, names, or language. Kung hindi naman tayo sigurado sa impormasyon natin tungkol sa mga kaugalian, pananamit, pamumuhay, mga sagisag at iba pa ng mga iba't ibang pangkat etniko, ay huwag na natin itong gamitin sa ating module dahil baka tayo ay makapagbigay ng maling impormasyon o pakahulugan na maaaring ikasama ng loob ng mga iba't ibang pangkat etniko. Maaari rin kasi itong magbigay ng kalituhan sa ating mga mag-aaral o kaya naman ay mag-iba ang tingin ng lipunan sa kanila. The next theme is religion. As I've mentioned a while ago, religion is a sensitive topic, so we have to be very careful in dealing with this topic. There are two guidelines under this. One is use religious references, symbols, celebration, and language in the text, illustrations, and photographs
only when appropriate to the subject matter. Since religion is a sensitive topic, let's not use religious references if they are not really needed in the IM we are writing. And if ever we are going to use them, let's see to it that we do it carefully and factually to avoid offensive reactions to people who belong to a certain religious group. The last one is ensure that any appropriate references to religious groups are accurate and authentic within the setting and or period of history presented. Relative to the other guideline, we have to make sure that the information or religious references we are using in our instructional materials are true and factual. The next theme is role models. There are 7 guidelines under this theme. The first one is avoid sex bias, stereotyping of male and female roles. Tinuturuan natin ng ating mga mag-aaral na maging patas. Kung kaya't sa module na gagawin natin ay iwasan nating pagkumparahin ang mga kakayahan at gampanin ng babae at lalaki. At ang mga activity na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na pagkumparahin ang gampanin ng mga ito. Maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa parehong panig. The second one is portray husbands and wives as partners in homemaking and family management. Kung tayo man ay gagamit ng mga sitwasyon o halimbawa na pampamilya, ipakita natin na ang pamamalakad ng pamilya ay parehong gampanin ng mag-asawang babae at lalaki, at hindi ng babae lamang o ng lalaki lamang. Halimbawa, sa mga gawaing bahay, hindi natin pwedeng sabihin na ang gawaing bahay ay dapat na sa babae lamang, o kaya naman na ang lalaki lamang ang dapat na nagtatrabaho o kumikita ng pera. Kailangan maunawaan ng ating mga mag-aaral na parehong may importanteng tungkulin ang babae at lalaki sa pamamahala ng kanilang pamilya. The third one is, as much as possible, avoid choice of living persons as role models, except for persons of exceptional and acknowledged accomplishment or virtue, regardless of their racial, ethnic, or cultural origin or affiliation. Kung kailangan man nating gumamit ng mga personalidad sa ating mga halimbawa o pangungusap sa module, iwasan nating gamitin ang mga buhay pang individual. Ngunit kung talagang yung taong yun ay ang pinakaswak sa halimbawa mo, maaari rin naman. Ngunit kung may iba pang pagpipilian, iwasan natin yung mga buhay pa na kilalang personalidad. The fourth one is refrain from glorifying or unduly extolling persons and their accomplishments. If we are going to use living individuals as examples or role models in our sentences in any part of our IMs, make sure that we only say factual things about them and not glorify or overly compliment their activities or characteristics. The person might be our bias or favorite personality, but then again, we have to set aside our personal opinion in writing instructional materials. The fifth one is present a balanced picture of roles of workers and managers. In using work-related personalities such as the employer and employee, let us always be balanced. We can say that in a certain situation, the employee is right or the other way around, because that will create a misunderstanding. We have to always be balanced, especially in expressing their roles related to their work. The sixth one is show good role models of public servants such as police officers, soldiers, and government officials instead of caricaturing or ridiculing them. As writers, we have to express support to our public servants, especially if what they are doing is good. However, we don't have to support their wrongdoings. Let's be clear with this. May mga nakikita tayo minsan na hindi maging magandang balita sa mga sundalo, pulis, guro at iba pa. Pero tatandaan natin na ang gawain ng isa ay hindi nangangahulugang gawain na ng lahat. Paulit-ulit sinasabi sa mga gabay na ito na dapat turuan natin ang mga bata na huwag magbibigay ng panghuhusga ng walang basehan o na base lamang sa sabi-sabi. Kung kaya't ipakita natin yung mga mabubuting ginagawa nila,
dahil alalahanin natin na ang mga module na ito ay pag-aaralan ng mga mag-aaral natin, kung saan nasa panahon sila na pipili ng nais nilang profesyon sa hinaharap. Kung kaya't huwag mga negatibong gawain ang ipabatid natin sa kanila dahil may posibilidad na gayahin nila ito. The last one is show workers who contribute to Philippine development. Sa ating mga gagawin na module, ipakita natin ang ambag ng mga manggagawang Pilipino sa pag-unlad ng ating bansa dahil sila ay malaking kasangkapan sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Huwag nating mamaliitin ang anumang profesyon o trabaho dahil anong trabaho man yan, basta't legal at marangal, ay may importanteng ambag sa ating pag-unlad. The next theme is gender. We have three guidelines under this. First is avoid sexist language, bias, and stereotyping of males and females as to professions, occupations, contributions to society, and home and family roles and behaviors. Let's always teach our learners through our IMs that respecting one another, no matter who or what he or she is, will never make them less of a person. Let's refrain from giving scenarios or examples where we tend to compare male, female, or members of the LGBTQ community in terms of their profession or contributions to society. Never say that males are fit to be a soldier than females, or vice versa. Let's always encourage our learners to respect one another regardless of their gender. The second one is do not differentiate either explicitly or implicitly between the capability of males and females to contribute to the political, economic, or social well-being of Philippine society or the world. Huwag nating pagkukomparahin ang ambag ng kababaihan at kalalakihan sa ating lipunan. Tulad ng sabi ko kanina, lahat tayo ay may kanya-kanyang gampanin sa lipunang ating ginagalawan. We cannot say that women cannot govern or lead a country or vice versa. We have to be very careful with this because we are teaching our students equality and equity. The last one is maintain balance in treatment of gender roles, occupations, and contributions in the text and illustrations. If we are going to use text or illustrations showing, say for example, occupations, we can show that men are the only ones capable of being a police officer, or that women are the only ones capable of being a teacher. We have to be fair when showing illustrations so that our learners can emulate this attitude. I remember in our modules, we have icons for male learner and female learner to express this guideline. The next theme is population, and we only have one guideline under this theme. It is promote responsible parenthood and shared decision-making in various areas of home life. For example, family planning, family financing, education of the children, and etc. Sa mga gagawin nating module, kailangang ipabatid natin sa mga mag-aaral kung ano-ano ba ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya sa mga desisyon na kailangang gawin sa kanilang tahanan. Kailangan ding malaman nila ano ba ang kanilang mga karapatan bilang bata o bilang anak. That's it for population. The next theme is health and safety. We have four guidelines for this theme. One is promote physical and mental well-being of males and females, children, and adults. Let us inform and encourage our learners the importance of being physically and mentally fit and how to attain it. We can let them do activities that will raise their awareness, like making posters, brochures, pamphlets, and etc. promoting fitness and mental health. The second one is discourage use of tobacco, alcohol, narcotics, and restricted drugs. Huwag nating hikayatin ang ating mga mag-aaral na gumamit ng alcohol, droga, o manigarilyo, bagkus ay ipakita natin sa kanila ang mga maaaring maging epekto kung gawin nila ang mga ito. Sa edad ng mga mag-aaral natin ay hindi pa nila alam ang mga magiging resulta ng kanilang mga ginagawa o maaaring alam nila, ngunit hindi pa nila ito lubusang nababatid. Kung kaya't ang ating mga module ay nararapat lamang na magsilbing gabay para sa kanila.
The third one is avoid depicting enjoyment of junk food. Hinihikayat nga natin sila na maging physically fit at mentally healthy, tapos ipapakita natin sa mga halimbawa natin na tama at masayang kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain. So sinasalungat niya yung nais nating mangyari kung kaya't iwasan natin ang mga ganitong senaryo. The last one under health and safety is promote health and safety standards and precautions. Turuan natin at hikayatin ang ating mga mag-aaral na maging maingat. Maaari natin itong gawin sa pagbibigay kaalaman sa ating mga gagawing module. Kung ano ba ang mga dapat gawin kung sakaling may mga sakuna o bagyo na dadating. Maaari tayong magbigay ng mga activity kung saan makakapagbigay kaalaman sila sa kanilang kapwa tungkol sa ganitong usapin. The next theme is environment. It has two guidelines. The first one is portray efforts to conserve the country's natural resources and protect the quality of the environment. Let us teach our learners how to conserve or preserve our natural resources and how we can protect the environment. This is a very important thing to encourage our learners with, considering the changes in our surroundings. Let us give situations or examples in our IMs where we show them the importance of conserving our natural resources and the environment. The other guideline is promote personal and community involvement in environmental management for sustainable development. Hikayatin natin ang ating mga mag-aaral na maging kabahagi ng pagpepreserba ng ating kalikasan. Ipabatid natin sa kanila kung ano ba ang maaari nilang gawin upang makatulong sa pagpapamanatili ng kagandahan ng ating mga likas na yaman at ng ating kapalibutan. For the last theme, it is labeled as others. And we have two guidelines under this theme. One is avoid commercial brand names and corporate logos. We can't and shouldn't use commercial brand names or corporate logos in our IMs. We already discussed copyright for so many times, so we should be aware of this already. And also, by doing this, we might be promoting the brand one way or another, so let's refrain from doing this. Instead, we can just make our own brand name for the sole purpose of IM writing. The last guideline is encourage humane treatment of animals and respect for life of all kinds, including plants. Turuan natin ang ating mga mag-aaral na maging mapagmahal sa mga may buhay tulad ng mga hayop at halaman. Sila ay bahagi ng mundong ginagalawan natin, kaya matuto tayong tratuhin sila ng tama. Huwag tayong magbibigay ng mga halimbawa na kung saan nagpapakita ng karahasan sa mga nasambit na may buhay. So those are social content guidelines for the learning resources. I hope you have learned something from my discussion. And before I end my talk, I would like to leave with you with this quotation from G.K. Nelson. Successful people are not gifted. They just work hard, then succeed on purpose. Hindi natin kailangang maging pinakamatalino, pinakamagaling o pinakatalentado upang umasenso o maabot ang ating mga ninanais. Minsan, kailangan lang talaga nating maging matyaga at masipag sa anumang gawain tungo sa ating minimithi. Ang ginagawa nating ito, totoo ay mahirap, nakakapagod, minsan paulit-ulit, ngunit kung tayo ay susuko sa umpisa pa lamang, wala tayong mararating. Tandaan natin lagi kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Para sa ating mga mag-aaral na umaasa sa mga module na ating gagawin upang sila ay makapagpatuloy sa pag-aaral at kanila ring matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Para sa bata, para sa bayan. Thank you so much, everyone!